Magandang hapon mga ka-technique. So ang ipapakilala ko ngayon sa inyo itong ating lavender na Brahma, no. Ayan. Maliit lang siya. So yung itsura niya ay nasa mukhang 1 year old pataas na, no. Tsaka base din dun sa kanyang tahid. So, maganda naman yung kulay niya. Maganda pa rin naman yung kanyang pagkasta. Malakas naman. Ayan. So, ito, pinartner na lang natin to dun sa ating dark blue na Brahma. No? Maganda naman yung quality ng dark blue natin. Kaya yung magiging sisiyong na to ay maganda din. No? So, medyo sira yung kanyang blahibo sa paa at yan sira, maliliit, pero dati mahahaba to. Yan. So ito, nabili ko ulit kay Sir Ipe sa Batangas na. So ang ito, so nabili ko to ng 7,000 pesos na ang isa. Tapos, gumastos ako ng shipping fee ng 1,500. So, di bali, ang gastos ko dito ay nasa 8,500. So, parang isang malaking baboy na, no? So, maganda naman yung kalalabasan nilang kulay. Ang nakikita ko ay, siguro, dark blue na may lavender sa paa na kulay. Ayan. Ayan. So, nandito tayo sa ating range na parang range para madali tayong magpatoka. No? So, naglagay tayo ng net palibot. Tapos, para sila dito ay walo lahat. Isang rooster, tapos ito na hen, halo-halo na, para makapag-produce tayo ng mga hybrids, no? Ayan. So, ito yung nandito yung malalakas mangitlog, yung 4 months na nangingitlog pa rin, no? Nandito yon. Tapos, meron tayo dito ang Dong Tao. Wala pa rin si Milia. Hindi tayo makapagpapisa ng Dong Tao ngayon. Kasi, baka dahil sa tag-ulan na, no? Baka next year na naman tayo makapagpapisa. Pero kung makakak na yun, no? So, may itlog naman siya. Kaso, walang si Milia. Hindi yata na kakastahan ng ating ako. Yan. So, ito, lavender. Ganito yung tsura niya. Lavender na Brahma. So, maganda naman. Kaya ako ito nagustuhan kahit medyo mataas ang presyo. So, may binili na rin tayo na April Rub line na Jersey Giant ulit na isang pares, 1 month old. Kasing laki na siya ng 3 month old na hybrid. So, ganun siya kalaki na. So, hindi ko man na yun papakita sa inyo, guys. Kapag, siguro ilalabas ko yun kapag kumakasta na yung lalaki or kapag nangingitlog na yung hen. Yan. Ipapakilala ko rin sila sa inyo. Hobby natin. Negosyo din pa, no? So, yan. So, may mga available tayo ng mga sisiw. PM lang kayo, guys. Meron pa naman dyan. May day old to 3 month old na mga sisiw na. So, kumakasta naman yung ating Dong Tao. Kaso hindi niya kaya. Mukhang mababalian yung ating hen. So, sobrang bigat. Kailangan na yata natin papayatin yung ating rooster. Kasi doble yung kain nitong Dong Tao eh. Medyo mabigat na rin yung kanyang magastos na rin yung patoka niya eh. No? So, hindi tayo makaproduce. Kaya pala hindi ito makapagpa-itlog. Hirapan siyang kumasta. So, yan. So, para sa mga naghahari at saka
pinagtatawanan yung ating negosyo na sasabihin nila parang presyong baboy na, no? So, yun. So, ang pinagkaiba pala ng baboy at manok, no? Na business, kung mag-aalaga ka ng sa isang baboy, kung mag-aalaga ka, tapos ngayon mo siya gagawing negosyo, kikita ka kapag paurok mo, no? Kikita ka siguro isang sa loob ng 3 months kikita ka sa isang baboy ng 1,000. Pero mataas kasi ang risk ng ano eh, ng pagkalugi sa baboyan, no? So, 'yun. Parang nagbangko ka lang ng pera, minsan negative ka pa or lugi ka pa. Halimbawa, ang gastos mo lahat ay 10,000 sa isang baboy, tapos bebenta mo siya ng 9,900. So, negative ka ng 100, no? So, parang nagbangko ka lang, tapos na-interesan ka pa ng bangko. So, yan. So, sa manok, ito, gastos ka ng sa isang pares ng ito, 8,500 plus yung babae. Yung inahin ko yata ay gastosan ko to ng siguro mga 8,000, ganyan. So, puhunan ka ng 16,500 sa isang pares. Tapos, at least yun, ready to breed na. Kapag pinag-mate mo na sila, after 21 days, mapipisa. After 2 weeks, mangingitlog. Then, or 1 week to 2 weeks. Tapos, after 21 days, after 1 month, so, halimbawa, may pasisiw ka na 10, yan, sa isang batch ng itlogan. Tapos, lagay mo sa incubator o palimliman mo, naglilimliman naman to. So, benta mo ng 500 ang day old, tapos 1,000 sa 1 month old, yan. Tapos, sa 2 month old ay 1,500, tapos 3 month old ay 2,000. So, dun sa 10, sa day old, kung mabebenta mo agad, meron ka na agad 5,000 pesos. So, kung sa 1 month old naman, 1,000 each. So, may 10,000 ka na agad, no? So, monthly yun na 10,000. So, sa isang breeder pa lang yun. Ngayon, kung meron kang dalawang breeder, 20,000. So, ang mahirap lang dito sa ating negosyo ay yung pagmamarket, kung paano mo sila ibebenta, no? Sa akin kasi, Facebook lang. Tapos, sa mga kakilala yan, no? So market talaga, no? Medyo mahina yung market ng manok natin dito sa Romblon. Kasi nga, bago pa lang. At saka, hindi sila dito ma-negosyo sa Romblon, no? Gusto nila yung mga short-term na negosyo. Halimbawa, magbabuy and sell. Ayan. Tapos siguro, mga after 1 month, hindi ba consistent sila, no? Konti lang dito talaga yung nagne-negosyo ng dire-diretso. So, sa akin naman, ito, ang aking manukan ay lampas 1 year na kumikita naman. At least kumikita na 20,000 a month minus expenses. Pwede na. So, sa akin naman, nakaka 20,000 a month naman ako. Kaya lang may mga binibili kasi akong manok kaya hindi din ako makaipon gano'n, no? Kaya sana supportahan niyo yung aking maliit na negosyo, ang backyard farming. Yan. Tapos may YouTube channel pala tayo, Backyard Farming Technique. Kung interesado kayo, subscribe kayo na. Tsaka may Facebook page din tayo, Backyard Farming Technique. Malapit na tayo mag 10,000 followers. Pero hindi pa rin tayo kumikita, no? Hindi pa tayo nakakasahod. Yeah. So, yun lang muna, guys. Sa mga interesado magnegosyo, PM lang kayo na maging open-minded tayo sa mga bagay-bagay. At saka dapat business-minded na din. No? Okay. Yun lang, guys. Maraming salamat kung nakaabot ka sa dulo ng video. Please subscribe to my channel at saka pa-follow sa ating FB page. Salamat, bye-bye.